Yang praise God, no? Atara mati-mati sa Panginoon, no? For year, no? Atara alam po naman natin, no? Na itong pagod na dumaan, no? Ay talaga na napakarami na mga pagsubok, no? Na ating nalagpasan, no? Pero hindi po yung mangyayari. Salamat sa 2002, no? 2022, no? At ngayon ay binabati ko po kayo na malikhaya ng Pasko at malikong panuntoon, no? Kataglay natin po, no? Ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat oras ng ating buhay, no? Alam po na ang bawat isa sa atin ay tinuyo ang pinagdaanan, no? Sa 2022, no? Salamat sa mga nagpapatotoo, no? Sapagkat patuloy na kumikilos ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Praise God, no? Sa talaga, sorry po no, mga araw, eh, talaga na grabe po, no? Kaya nga sabi ko, sa nagpapatotoo, no? Blessing po yan, no? Sa inyo. Bakit, no? Sapagkat inaamin ko po, no? Yung pamamaraan ng Panginoon sa ating buhay. No? Yun po ang gusto niya. At kung saan, sa bawat pagsubok ng ating buhay, ay natin siya. Hindi po tayo iniwan, no? Kaya, salamat po sa mga pastor, no? Na narito ngayon at maging mga susunod pa, no? Alam ko po, hindi po na magtatapos, no? Ang mga lingkod ng Panginoon. Salamat din po sa sing ministry, no? Natin na talaga na walang sawa, no? Yung kanilang power, eh, continuous, no? Hindi ka nga intimate, no? Ibig sabihin, walang katubusan na pagpapuri sa Panginoon. Sa napakal po natin yung ating sing ministry, wala po sila. At walang kaya, no? Sa ating mga musika na ating sa tuwing ating meron tayong event na ginaganap, no? Salamat din po sa bawat isa sa inyo na narito ngayon. Hindi nga, sa oras na ito, 100% po sa Panginoon ang inyong attendance. Bakit, no? Sapagkat kayo po ang napili sa mga oras na ito na kung saan kayo po ang taglay na magkakaroon talaga ng blessing sa Panginoon sa bawat oras ng ating buhay, no? Pero bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga oras na ito. Sapagkat kami lahat ay pinagtipon-tipon mo upang muli kang papurihan at pasalamatan. Salamat po Panginoon dahil ikaw ang guro. You are preacher na matuturo sa amin na lahat ng aming pangangailangan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po Panginoon sa kamay at lakas at pag-asa na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagsilbi po kami nga, silbi nga biyaya sa bawat isa sa amin at patuloy mong italoy sa bawat isa ang patuloy na biyaya kung pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lubos po kami nagpupuri at magpapasalamat sa iyo sa tanging pangalan niyong anak na sa Jesus Cristo na siya aming tagapagligtas. Amen. Ano po yung halagang mensahe sa oras na ito, no? At pinamagatan po natin ito na paano ka magiging pagpapala sa iba? Gusto niya po ba yun? Amen. No? Pero naman yung bago po ako, nakatayo po ako dito, no? Kasi sa almost 2 months, no? Eh, muli po ako nakatayo sa harap ninyo, no? Isa pong privilegio na kung saan pinili po ako na makapagsalita sa harap ninyo, no? Hindi po pala ako. Sorry God, no? Ikaw pala nagsasalita sa mga oras na ito, no? Paano ka magiging pagpapala sa iba, no? Paano nga ba tayo nagbabalik ng blessing sa Panginoon? Naitanong niyo po ba sa inyo? Yes, no? Dapat po lagi nating tinatanong sa ating mga sarili kung paano po tayo nagbabalik ng biyaya sa Panginoon, no? Ito po ba sa ating asawa, no? Sa ating mga anak, sa ating mga magulang, o di kaya sa ating mga kaibigan, o di kaya sa mga tao kung hindi natin kakilala. O di kaya minsan sa ating sarili. No? Di po
ba gusto ng ating Panginoon ay pagkalooban ka o tayo ng pagbabala ng Panginoon? Kaya nga lang minsan tayo na rin po ang gumagawa upang ang pagbabala gusto ng Panginoon para sa atin hindi po niya nangibigay. Bakit? Dahil po kung minsan tayo na rin ay lumilihis sa gusto ng pamamaraan ng ating Panginoon. Tama po ba? O may tama? May tama? Tama po, no? Sapagkat kung ang kagustuhan mo ang susunod sa buhay mo, mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay. Aray, ang sakit naman siya sa akin ni Brother Robby. Totoo po yan. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang patuloy niya bilang yung pinagkakaroon sa gawalis sa atin, eh hindi naman sa atin, sa mga sarili ng kapakanan. Kung hindi, sa ibang tao. Tayo po ay bahagi lamang na pagpapala ng Panginoon na ang gusto niya ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin. No? Kaya kung sa atin palang pinipigilan lang natin ito, paano po siya dadaloy? Ito ba? Kaya ang gusto ng Panginoon, patuloy na dumaloy ang blessing sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. No? Meron po akong ikikwento sa inyo. No? Meron pong isang hari, no? Na naglagay ng isang malaking daw pato sa daanan. Kinabukasan, dumaan ang hari kasama na kanyang tagapaglingkod. Ang ginawa ng driver ng hari, iniwasan lamang po yung malaking batong nakaharap sa daan. Nagbulungan ngayon ang kanilang mga tagapakasiwa. At sabi ng bulungan nila, bakit hindi kayo paalis ng hari yung batong nakaharap sa gitna ng daanan? Maya-maya konti, sumunod naman yung kanyang mga bodyguards. No? Iniwasan na naman yung batong malaki nakaharap sa daan. And then, nagbulungan na naman sila. At sabi ng mga bodyguards, bakit hindi kayo inutos ng hari na ipaalis ang malaking batong ito na nakaharap sa daan? And then, sumunod, yung mga mamamayan ng hari. Napakaraming dumaan. Ngunit, ganun pa rin po. Bakit hindi paalis ng hari yung batong malaki na nakaharap sa daanan? No? And then, meron dumaan na isang magsasaka. Kuminto siya at kumuha ng malaking sanga ng kahoy. And then, sinungkal niya yung malaking bato patungo sa gilid ng daanan. And then, sa kanyang pagsisikap at pagdadaga, gumulong yung bato patungo sa gilid ng daanan. Ibig sabihin, naalis niya yung batong nakaharang na malaki sa daanan. Noong kanyang paglingot sa pinanggalingan ng bato, nakakita siya ng isang supon. Maliit na mga supon, no? Na may nakasulat na ang sabi, ikaw ay karapat dapat magkabit ng mga gintong ito. Bakit? Sapagkat sa dinami-dami ng dumaan sa daanan na ito, ikaw lamang ang nagsimpi at ang sumika, no? Natanggalin ang batong nakaharap sa daan. Kaya karapat-dapat kang ano? Maging isang lingkod ng hari. No? Karapat-dapat kang tumanggap ng mga gintong ito dahil sa iyong taglay na pagmamalasakit sa lahat. Ibig sabihin, karapat-dapat kang, no? Na maglingkod sa harian ng Diyos. No? Salamat sa Diyos. Dahil guys, kung putuloy yung mga brothers and sisters, no? Na kung ako po iyon, no? Na lumag, ilagpasan ko lamang po yung bato, ibig sabihin, marami po palang privilegyo na tayong nilalagpasan dahil lumilinis po tayo.
sa kagustuhan ng Panginoon. No? Dapat po ba yan? No? Lagi po tayo nakikipag-usap sa Kanya. No? Bakit? Sapagkat sa pag-uusap sa Kanya, eh, hindi ba naman ito natin tinatanong, meron na siyang kasagutan. Na kung saan, tayo ay tinuturuan niya upang tayo magtagumpay sa ating buhay. No? Kaya minsan, nalulungkot ko pala ako kung bakit nag-iisip ko pala ako ng mga kung ano. No? Minsan, maraming invitation na aking nilalagpasan, iyon pala eh. Kinakalabit na ako ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa Kanya, nagpupula, no? Yung kahit ng bawat isa sa atin. Kaya lang minsan, no? Masakit man isipin, no? Minsan labahan pala, talo na sila. Bakit? Hindi po ako magsisipa kasi may labahan po ako. No? E papaano mga kapatid? Kung ang Panginoon na sinabi, no? Tanggalan ko kaya ito ng masusuot, no? Para pagsimpa niya, wala siyang kasuotan. Ano po itura natin, no? No? Kaya ka lang po, no? Na kung saan, pala, pagka yung pinakalabit ng Panginoon, no? Eh, minsan naman tumingin po tayo sa Kanya. Kaya lang po, no? Minsan, kinakalabit, kalabit na nga tayo. Ilang beses tayo pinakalabit, uy, uy, palilang gano'n natin, palilang gano'n natin, no? Hindi po natin siya pinakikinggan. Kaya pa naman po, ang nangyayari sa ating buhay, no? Kaliwat kanan, no? Yung ano, yung pag-atake sa atin ng Panginoon. No? Kaya naman po, ano, ang sakit-sakit, no? Gumagapang ka na, hindi ka pa nilulubayan ni Satanas. Bakit? Kasi patuloy po tayo nakatalikod sa Panginoon. Bakit kaya hindi po tayo umarap, no? Para sa gano'n, marunding po natin at makita ang inanais niya para sa ating lahat. No? Kaya nga po, gusto ko po eh, sa mga pagkakataon na ito. No? Kung tayo po yung kinakarapit ng Panginoon, ibig sabihin, mayroon siya minsan sa atin. Nakatulad ng hari na may mapagsubok sa buhay at nagtagumpay ang pagsasaka dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. No, saan? Sa lahat ng mga daraan sa daan na iyon. No? Salamat po sa Panginoon. No? Kaya nga, ano po, paano po tayo magiging pagpapala sa iba? No? Meron pong apat eh. Dapat po sampu ito eh. No? Binawasan ko lang po. No? Apat na lang po, okay na po kayo doon. No? Pero meron po dalawa. No? May kasunod po po yun. Sige, mag-upisya na po tayo. The poor loss of God blessing. No? Ibig sabihin, apat na prinsipyo ng pagpapala. No? Number one, your blessing should follow to others. No? Ibig sabihin, kailangan ang pagpapala mo ay dumaloy papunta sa ibang tao. Gusto niyo po ba yan? Siyempre naman. No? Dahil ang gusto ng Panginoon, ang kanyang pagpapala ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin. No? Ang sabi sa salita ng Diyos, ikaw ay pinagpala di lamang para ikaw ay maging masaya at maging maportable sa iyong buhay kung hindi ikaw ay pinagpala din sa iba. No? Sabi kay Abraham, sa Genesis 12, verse 2, para ramihin ko ang iyong mga anak at apo. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. No? Ang liwanag ko, no? Ang sabi ng Panginoon, pararamihin ko ang iyong lahi. Nagkatotoo po ba, no? Kaya nga po, salamat kay Abraham na kung saan inasihan ng pagpapala ng Panginoon. Pagpapala, no? Ang sabi sa kanya, pagpapalain kita
at gagawing pagpapala sa ibang tao. Yan po ang gusto ng lahat ng nananampalataya sa Panginoon. Na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin. No? Dahil hindi po idadaloy kung ito po ay ating sasarahan. At hindi po tayo papayag, no? Na patuloy siyang dumaloy sa bawat isa sa atin. And then, number two, when you blessing others, God care of you needs, no? Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito, no? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kapag ikaw ay nagpala ng iba, bahala naman ang Diyos sa iyong Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa natin. Ito ang ating pagkakatandaan. Kung ikaw ay natatakot na magpala sa iba, hindi pwede sa katunayan na kung magpupukos ka lang sa pagpapala mo, ang iba sisiguraduhin ng Diyos na maibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabi ng Panginoon, salamat sa Diyos. No? Sapagkat sa patuloy pala na ang pagpapala na pinagkakaloob sa atin ay pumapayag tayo ng patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin. Ito po isang privilegyo ng bawat isa sa atin. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay ginagawang talo yan ng pagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, buhay na buhay ang bawat isa sa atin. No? Walang pagkakataon na tayo patayo. Dahil ang Panginoon ang siyang nasa atin. Sa ating puso at isipan. No? Kaya nga po, Lucas 18:29-30, ang sabi, sinabi ni Jesus, tanda ninyo, pag iniwan ninyo ang inyong ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang ang liwanag po, di ba? Ang lahat ng taong nananampalataya sa kanya ay pumapayag na ang kanyang pagpapala ay patuloy na dumaloy. Ikaw ngayon ay buhay na walang hanggan. At sa darating pa, no? Ay pagkakaloobang aba ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos, no? Sapagkat ang bawat isa pala sa atin ay may buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng Panginoon, no? Tatanggap ka pa ng buhay na walang hanggan. Wow. Ang sarap naman, no? Sa ating palang kabila na mga pagsubok na dumaan sa ating buhay, no? Meron pala nilalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, no? Ang saya-saya natin pag tayo po'y nagsama-sama, no? Pero kaya, papangano po kaya kung tayo ay nag-iwalay-walay na, no? Ano po kayang buhay nang meron po tayo sa labas? Kayo po ang makakasagot niya. Hindi po si Brother Rocky, no? Dahil ang Panginoon ang siyang mismong bumagay sa bawat isa sa atin. Sigurado po ako, no? Na ang bawat isa sa atin ay gumagalaw ayon sa kagustuhan ng Panginoon, no? Na eritas ko tuloy, no? Na ang pagpapala ng Diyos ay totoong blessing. Bakit? No? Hindi ang
Hindi ang stock mo ang mamahala sa buhay mo. Hindi ang bank manager ang mamahala sa buhay mo. Hindi ang insurance company ang mamahala sa buhay mo, no? Hindi sino man tao ang mamahala sa buhay mo. Dahil kung hindi ang Diyos ang mamahala sa iyo, hindi siya, no? Saan? Hindi rin siya, no? Gagalaw sa buhay mo. Pero kung ang source mo sa buhay mo ay ang ating Panginoon, mga brothers and sisters, 100% one, no? Na ang Panginoon ang mismong kumikilos sa buhay ng bawat isa natin, no? Salamat ulit sa Diyos, no? Sapagkat ang yan ang gusto ng Panginoon sa bawat buhay natin. Na kung saan ang kanyang kagustuhan ang masusunod at natin tayo. And then number B, your blessing to others will come back to you, no? Wow, no? Alam mo, no? Na ang blessing na ipagkakaloob mo sa iba ay ipagbalik ng Diyos sa iyo, no? Ibig sabihin, no? Kung gumawa tayo ng pagbabala sa iba, ipagbalik na tayo. Sino pala ka-experience nito, no? Yan. Thanks God, sister, no? Sapagkat totoo po yan, no? Ang blessings na binibigay natin sa iba, ay patuloy na ibinabalik sa iyo. Sabi sa Lucas 6, verse 38, no? Anong sabi? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, diglig at umakapaw ang ibibigay sa iyo. Thanks God, no? Kaya sabi ko nga ba eh, kapag nagbibigay ako, no? Minsan talaga ang loob niya at umakapalik. Sabi ko, maganda, bilis naman, no? Bakit? Blessing kasi, no? Kaya pala, no? Ang gusto ng Panginoon, tayo may mabigay na mabigay, no? Pero paano kung hindi tayo nagbibigay, no? Kung lagi tayo nakatiklo yung ating mga balak sa ibang tao, paano po tayo pinagbabala? Tapos magre-regalado ka, no? Bakit walang pagbabalang dumating sa buhay ko? No? Eh bakit kapatid? No? Para kasi di ko sila. Nakatiklo pang iyong mga kamay. Bakit hindi mo ibabalik? Upang ang blessing na ibinibigay sa iyo ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin. Yan, yung oras, no? Meron pa akong 5 minutes. And then, sige. Ang sabi nga po, ang blessing at patuloy na dumaloy. Nasa ano po ako, no? Nasa number? Ha? Number 3, no? Ang panukat, no? Nagagamitin mo ay siya rin panukat. Nagagamitin sa inyo. Amen. Yes, no? Kaya kung ano ginawa mo sa kapwa mo, mga brother and sister, bumanda ka, no? Pero kung ano ginawa ginagawa sa kapwa mo, bumanda ka rin. Kasi ang Panginoon ang pagbibigay niya sa ating lahat, no? And then number 4, the more God blessing you, the more He expect, no? You to help others. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay pinagpala, asahan niya, no? Mga kapatid, kung ikaw, ito po sa iyo